Well, there is no question that you have experience in local politics. Pero iba po yung Senate, di ba? Iba yung constituency niyan, that's national, and iba po yung trabaho dun sa Senado. What do you hope to bring to the Senate? Well, sa nakikita ko, eh, parang ang daming nakakaligtaan. Through my observe, well, iba, I don't know with others, but with me, sa nakikita ko na, although they are all mga lawyers, famous, and everything, pero ba't di naman natin tulungan na, kasi wala pa namang mula nang makaalis si Senator Santa Nina Rasul, wala nang Muslim, mm-hmm. na although mayroong mga Mindanaoan, mm-hmm. but there is no tausug, a real Muslim na nakaupo sa Senado. So, maybe this time, bakit hindi naman subukan na yung isang kandidato na kayang iapak ang kanyang paa upang masolusyon ang ating mga problema. Mm-hmm. Pero meron po ba kayong naiisip na bills na, na gusto nyong ipanukala sa Senado? Meron ba kayong gustong itulak ng mga proposal sa legislatura? Yes. Katulad ng aking, is that aking platform? Yes. Diba? Mm-hmm. Kasi sa nakikita namin is, the one problem is our economy, the path to agro-industrial development, away from being a service economy, world domestic helper. Build infrastructures, energy, diba? Ang mm-hmm. energy natin is mahal na mas going medyo up instead of going down. And water management projects, especially sa mga rural areas na liikot ko na ang problema nila ay palaging tubig at saka mm-hmm. Energy. Review debt service payment on our boost. And kasi sa amin immoral yon, kasi over interest na, diba? So, bakit hindi natin yung pag-usapan? Kasi sobra na yon eh. So, education policy. Policy must support national goals of agro and classical culture, all focused on developing the inherent Filipino creativity and achieving the national objective of Renaissance Philippines. Agriculture policy, science-driven infrastructures, based massive food production program, produce much more than what is merely enough to the people, not be dependent on importation of foods needs. We do not subscribe to import liberalization as dependent survival. And of course, the foreign policy, prevent World War II, more towards global peace World and War economic. Three, you mean? World War III, more towards global peace and economic development. Consciously avoid being sucked into geopolitical movements of superpowers, a friend to all nation and enemy of none. Okay. If we are all together. Malawak po yung inyong in-enumerate, no? Pero isahin ho natin, halimbawa, sabi nyo kayo po ay kontra sa import lib. Tama po ba ako doon? Yes. Oho. Pero may tariffication law po ngayon. Ano kaya pong masasabi nyo dyan? Wala na tayong magawa. Kasi look, katulad ng rice, di ba? Eh meron tayong dapat rice mill. Ngunit ano na ngayon? Kaya dapat ganun yun. Dapat yun ang sinasabi ko na dapat meron tayong sarili, na wag na tayong umasa sa labas. Ngunit paano, hindi naman tayo lalabas. Yun is just... So kung manalo ho kayo, wala ho kayong nakikita ninyong pwede ninyong gawin para baguhin siguro yung batas, para i-fine-tune, or para i-abrogate kung sa pananaw nyo ay hindi siya naaayon sa dapat nating tahakin. Yes, but anyway, at least mayroon talagang tututok doon. Kasi kung pabayaan so, na lang... sasakyan nyo na lang. You go yes. along with it. Yeah. Okay. So, but that's against your stand. This is just... Yun ang sa akin. Okay. Kung ako lang naman isa, pero with the majority din, kung sa tingin ko, I have to play with them. Kasi wala akong magawa eh. Pero at least... kung may masilip ako, well, I'll do that. Kung sakaling we have the
for quorum or we have the majority, the August body, why not? Ito po ba yung party stand or individual? Itong binasa po ninyo? Yes. It's the party stand. Yeah. Okay. At saka nakikita ko, yun din talaga ang isang problema natin sa ating bansa. It's our economy natin. So ano pong batas ang balak niyong kung manalo po kayo, may specific po ba kayong batas na isusulong? Gusto ko yung isusulong talaga is more on livelihood. Kailangan nating more works, more employees. Yung hindi lang na basta-basta na contractual lang, ganun. So, ang kailangan talaga natin yung really may continuity at hindi pag nakalis ang isa, contractual, aalisin naman, di ba? Pero ma'am, ano po, kasi I suppose po lahat ng kandidato po ay sasang-ayon doon sa panukala nyo na mas maraming trabaho para sa sambayanan, yeah, at mas maraming economic development para sa lahat ng Pilipino. Lahat po nagkakasundo doon eh. Oh, ang, yeah, ang baka po yung mas magandang punto natin eh, ano ho yung gusto nyong panukalang isulong sa Senado para makuha yung, para magkaroon tayo ng mas maraming trabaho o kaya mas umunlad yung bansa. Kumbaga yung mga particular po, meron po ba kayong specific proposals? First is peace and development. First, peace and order. Kailangan natin bigyan yun. Kasi kung mayroong peace and order, magkakaroon na yan ng development. At ang mga investor, ang true and true na yan. Nakatulad sa, hindi lang naman sa Sulu. Kung meron man sa Sulu na it's human calamity, eh dito naman sa Luzon sa tingin ko, it's natural calamity. Kumbaga, kung sa doon, sa amin walang bagyo, walang, ano yun nga lang yung human calamity na para palaging may gulo, ganyan. Dahil nga, naiiwan at hindi natututukan. Ngayon, dito naman, sa katulad ng mga nangyayari dito, napapabayaan na dahil sa kahirapan, kaya meron na ang mga drug lord, tingnan mo, ang mga user, ang iba pa, dahil nga sa kahirapan. Wala silang hanap buhay, kaya katulad ng OFW, wala silang kabuhayan dito sa atin. Kaya dapat yun ang ating solusyonan upang sila ay makabalik dito sa ating bansa. Kasi mostly ang OFW, ang tingin naman ng mga foreigner, para naman na mga na isa lamang na yung baboy na kung ano-ano ang hindi sinetinatrato. So dapat katulad yan dito sa sinasabi ko na away from being a service economy or domestic helper. Kasi hanggang kailan na ngayon pinapauwi na, most of them pinapauwi na sa Saudi Arabia.